Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa akin channel, maaari ka mag-subscribe. Click the bell button para updated ka sa mga susunod na video na akin na-upload. So for tonight guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko as a YouTube vlogger na nahihirapan ma-monetize kasi gawa ng natatanggal, nababawasan yung subscribe ko. Hindi ko alam kung bakit, guys. Hindi ko alam kung nag-unsubscribe sila o dahil talagang sinisipa ng YouTube dahil hindi sila nanood mo na bago mag-subscribe. So, ano nga ba yung mas mahirap ma-achieve? For me is watch time. Kasi bakit? Dahil yung watch time na yan, napakahirap i-achieve yan guys. Sipin nyo ha. Yung apat na apps na ginagamit ko para i-watch ko yung sarili kong video at mag-level up yung aking watch time is sipin mo, 24/7 na naka-play lang yung video. Pinapanood ko yung sarili kong video, ganyan. So, minsan 2K minutes lang. Minsan 1K, ganyan yung pumapasok. So, kaya ko nasasabi na mas mahirap para sa akin na ma-achieve yung watch time. Kasi, ganun yung nangyayari. So, kung walang manonood ng video mo, walang nangyayari, di ba? So, sa subscribe naman, guys, napansin ko lang, based on experience ko, pagtungtong ko ng 800, parang napakahirap sa akin. Napakahirap madagdagan yung subscribe ko kahit nakikipag-subscribe ako na yung BLS. Parang ang hirap niyang umangat. Minsan nakakatatlo ako. Isa lang ang papasok, guys. Hindi ko pa ginagamit yung YouTube channel ko. Iba yung ginagamit ko pang subscribe. Para iwas spam na rin. Pero wala. Ganun pa rin. So, parehas lang din silang mahirap. Pero pag masipag ka naman sa subscribe, is mas mabilis naman siya. Di ba? Kasi pwede kang pumasok sa mga Facebook feeds para sa mga YouTube subscribers. So, ano nga ba dapat ang pwede natin gawin? Ito lang yung may bibigay kong tip para sa inyo. Is, parehas nyo i-focus. Kahit mas mahirap yung watch time, parehas pa rin na i-focus yung watch at saka yung subscribe. Una, kasi sa subscribe guys, mabilis siya sa kunsa mabilis yung pag 100, 200, 300 subscribers, kaya madali lang niya, hindi masyado siyang nababawasan. Once na tumungtong ka ng 800 pataas, yan na napakahirap pumasok yung mga subscribe. Yan yung napansin ko lang itong past few days. So, sabi ko, para yata nakakailang subscribe na ako, pero yung mga nakikita ko naman yung SS ng mga nakikipag-subscribe sa akin is tanood naman talaga sila. At talagang tinitignan ko yung watch time nila, ganyan. Okay naman, wrong escape naman, ganun. Pero bakit ganun hindi pumapasok yung subscribe nila sa akin? So, yun ang nakapagtaka. Siguro mas mahigpit ngayon ng YouTube, kaya ganun. Pero kung masipag ka talaga sa pagpapasubscribe, napakadali lang yun, guys. Ito yung pinaka-importanting tip na dapat nyo gawin. Pumasok kayo sa mga YouTube, Facebook subscribers. Alam niyo sa Facebook, yung mga feeds na para sa mga vloggers na nakikipagtulungan para para mag-level up o mag-grow ang ating YouTube channel. So, ako marami akong sinalian na ganyan. Kasi, doon ko na-achieve yung 900 subscribers. So, maraming salamat sa aking mga subscribers na totoo at hindi nag-escape pag nakikipag-BLS sa akin. Pangalawa, guys, pag nakikipag-subscribe,
sub to sub kayo, kailangan nyo talaga yung, ano, yung mag-watch muna kayo bago kayo mag-subscribe para pasok yung subscribe nyo. At, pangatlo, bawal na bawal kayong magsabay na ang gamit nyo pang subscribe is yung UTC nyo. Kasi may spam lang siya. So, useless din yung oras ng pag-subscribe nyo, diba? At, pang-apat is ang pagiging masipag. Pag matyaga ka, may aanihin ka, diba? So, yun guys, sa subscribe, mabilis lang siya kung masipag ka. At ano, pahirapan nga lang talaga maka 1K kasi lagi nababawasan din. So, wala tayong magagawa kundi magtiyaga lang na magpa... At yun na nga guys, so, para sa akin, mas mabilis yung subscribe eh. Napakadali lang sumali ka lang sa mga, feeds ng YouTube subscriber, ganyan. So, napakadali mo lang kung masipag ka. Kasi ako minsan nakaka 50 or 60 subscriber ako sa isang araw pag hindi ako masyadong busy, ganyan. So, para sa akin, mas i-focus natin yung watch time. Kasi kahit naman ma-achieve natin yung 1K subscribers is useless din kung hindi natin ma-achieve yung 4K watch time ng ating YouTube channel. So, hindi mamumonetize ang ating YouTube channel. So, kaya ang gagawin natin, guys, is kung kayang i-focus yung dalawa, sabay. Kasi madami ako nakikita sa mga bagong YouTube vloggers na mas nakapokus sila sa pagpapasubscribe. Minsan, wala pa silang video, pero nakikipag-subscribe na sila. So, parang napakahirap eh. Kung iisipin mo, diba? Kung iisipin mo, ang hirap ng gano'n na yung na-achieve mo na yung 1K subscriber, pero hindi ka pa rin ma-monetize dahil sa wala kang watch time. At yun yung pinaka-problema, guys. Kasi 24/7 na naka-online yung YouTube ko at naka-play yung playlist ko ng mga upload. So, minsan, 2K minutes lang yung nakukuha ko every update ng YouTube. Minsan, pag sinuwerte, 3K, ganyan. Pero, guys, kung ako sa inyo, mas i-prioritize nyo yung sa watch time. Kasi dyan tayo nahihirapan. Dyan tayo hindi mamomonetize. At ito pa, bawal na bawal tayong gumamit ng mga music background na may copyright. Kasi last night, tinignan ko yung mga TikTok upload ko na mga video. So, ang dami akong copyright. Ang ginawa ko, private ko na lang siya. At, kasi hindi, mute ko yung iba. Pero yung iba ayaw ma-mute. So, yung mga hindi ko na-mute is, inano ko na lang na private ko na lang siya para wala nang manood. Kasi sayang naman, di ba? Yung papanoodin nila na hindi naman papasok sa'yo yung watch time niya. Kasi mapupunta kung kanino yung, kung sinong original na gumawa ng music background na yun. So, yun lang ang advice ko sa inyo guys na mas mag-focus kayo kung serious at kayo na mag-focus na lang kayo sa watch time or pwede mas maganda kung kaya nyo i-focus yung dalawa na ma-achieve nyo nang sabay. So, sana may magandang naitulong ang video na to. Thank you for watching and God bless us.